Pioneer wood glue ang ginagamit natin mga kap sa ating mga projects kasi water resistant at maganda yung adhesion niya. Ang tama. 18. 18 and a half. Hello mga kaps, for today ay may panibagong project na naman itong si Mang Bornok. Medyo pajab-jab ng konti yung ating mga projects. Pero kahit papano naman ay hindi nawawalan ng ginagawa itong si Mang Bornok. Wow! At yan nga, at nagse-cellphone pa ngayong umaga, medyo nag-relax-relax muna at kumukuha ng buwelo. What? Para ipagpatuloy niya itong mga office tables na sinimulan niya. Jimmy Linwood ang combination natin dito mga kaps, at Permaply na plyboard ang ating ginamit. Black screws at syempre Pioneer wood glue ang ginamit natin dito. At ito nga, kulang na lang ng top itong ating office tables na ginagawa ni Mang Bornok. Syempre yung mga drawers later ay gagawin na rin ni Mang Bornok. Lalagyan din mga caps ni Mang Bornok yan ang casing na kahoy magkabilang gilid na magsisilbing stopper ng top glass na ilalagay dito. Bukod sa mga nabanggit kong casing na ilalagay ng mga Bornok na magsisilbing stopper sa magkabilang gilid, ay ilalagyan din niya yung pinaka base wood sa ilalim para magsisilbing parang sapatos ng ating office table. Napakatibay nito mga kaps, at maganda ang maging finish nito. Shoutout pala sa ating master carpenter na si Mang Ben Ru. Ito yung sinasabi ko mga kaps na lalagyan ng casing at pati dito sa kabila. Drawers. Ito yung sa main na may lock. Ito yung sa gilid. Yan. Gawa yan ni Mang Bornok. Our lesson for today is about... No. Eto naman mga kaps, yung plano ng aking ginagawang hanging cabinet para sa isa pang client. Eto yung pantry area. Dito naman sa side nito yung isang pinto. Bali L-type to mga kaps na hanging cabinet. Pantry yung pinakagilid niya. Eto yung tatlong doors. Eto yung magdudugtungan dun sa kabila. Naka L-type siya. At yung pinakamahaba yung sa gilid, yung pantry mga kaps. Natabas ko na rin mga kaps yung mga gagamitin nating materyales para sa hanging cabinet project na ito. Siyempre, kailangan natin dyan ng mga hydraulic or soft close na concealed hinges at ilang mga stainless handles para sa cabinet doors niya. At sinukat na nga nitong si Mang Bornok itong mga patigas na ilalagay niya para dun sa mga drawer slides na ilalagay para mag-abot mga kaps. Kasi 1 3/4 na Jimmy Lino wood ang ginamit natin frame dito sa harap na pagkakabitan ng ating mga drawers. Kininis na nga ni Mang Bornok yung iba pang mga gagamiting pyesa para mabuo itong mga office tables. Ang gamit natin dyan ay ang jointer planer natin na since 2019 mga kaps. 3 horsepower na makina at ang lapad ng ating cutter head dyan ay 8 inches. So soon ay magdadagdag tayo ng isa pa na 12 inches naman ang lapad ng cutter head. Super useful nito mga kaps sa ating mga projects. At sa part na ito mga kaps ay nagsusukat na si Mang Bornok para tabasin ang iba pang mga piyesang gagamitin para sa ating office table project. So sa part na ito, pinakamadali at pinakamabilis na paraan sa pagtatabas ng mga plyboard o plywood ay ang ating circular saw.
Sabi nga ni Kasangga, mas mabilis pa yung pagtabas kesa sa pagsusukat. So ginamit natin dyan ay aluminum para magsilbing guide doon sa ating circular saw para mas mabilis yung ating tabas. Nilagyan lang niya ng black screw yung mga caps para hindi siya gagalaw. Yung lagari kaya. May iba pang mga discard dyan mga caps para mas mabilis nating matabas yung plywood o plyboard na kakailanganin natin sa ating mga project. At ito na yung pasimula ng aking ginagawang hanging cabinet. At matapos ang ilang sandali ay ito na yung nabuo natin. So sabayan yan mga caps. Sa part naman na ito ay hinahanda na ni Mang Bornok yung kanyang mga gagamiting face drawers sa kanyang binuong office tables. At naikabit na rin niya ang mga top drawers na lang talaga ang ating kakailanganin. So after niyang mabuo yung mga drawers ay ipe-prepare naman natin itong mga caps para mabarnisan. At ito naman yung ating hanging cabinet na ginagawa mga caps. 3 doors dito sa side na to. At para dun sa isa pang part ng ating hanging cabinet na may pantry, isang open shelf, isa pang pinto, at yung pantry na mula flooring hanggang ceiling. Ang gagamitin natin sa mga drawers nito mga caps ay full extension ball bearing slides. O pwede tayong gumamit dyan, no? Soft close o kaya ng push to open, depende sa gusto nyong gamitin mga caps. Available naman yan lahat sa online, Lazada or Shopee. Mas makakatipid kayo mga caps. Napaka sturdy ng finish ng ating office table mga caps. Di hamak na matibay talaga ang finish nito kumpara sa mga nabibili online. Another office table na ginagawa ni Mang Bornok, which is kaiba naman dun sa isang ipinakita ko nung una. So ang design nito mga caps ay may dalawang drawers magkabilang gilid. So 4 drawers at isang drawer sa gitna. Kaya 5 drawers na 48 inches o 4 feet ang haba ng office table na ito. Yan ang finish niya mga caps. At sa part na ito ay ginagayak na ni Mang Rafi ang ating mga office table para sa stain. Ang unang proseso ng ginawa ni Mang Rafi dyan mga caps ay nag-apply ng body filler sa mga pinagpakuan at pinag-screwhan para matago yun mga caps. Nag-apply ng sanding sealer, binatakan, sanding sealer ulit, at ito na nga ang ating oil wood stain. Ang pinaghalo natin dyan mga caps ay burnt umber at paint thinner. After may apply ang wood stain na ginawa natin ay ito na ang itsura niya. Matapos siyang matuyo ng ilang minuto. So yan, merong konting wood grain techniques na ginawa si Mang Rafi. Sa lahat ng mga projects natin mga caps ay Pioneer Wood Glue lang ang ginagamit natin. So dati ang ginagamit natin ay isang brand which is talagang yun ang kinamulatan natin. Pero iba ang kalidad ng wood glue na ito mga caps. Water resistant at talaga namang maganda ang adhesion niya sa kahoy, sa plywood at iba pang mga projects natin. Pioneer wood glue ang ginagamit natin mga caps sa ating mga projects kasi water resistant at maganda yung adhesion niya dun sa mga ginagawa nating projects dito sa shop. Tsaka yun nga, water resistant at pag natuyo siya, nagiging clear. After ma-applyan ng wood stain mga caps ay bubugahan yan ng sanding sealer ni Mang Rafi. After ng sanding sealer ay mag-a-adjust naman tayo ng kulay. Ihahalo natin ng burnt umber sa sanding sealer para mas mapatingkad pa natin yung kulay ng ating in-apply na wood stain sa ating office table. Hanggang dito na muna ang ating video. May karugtong pa ito mga caps. Papakita ko sa inyo sa mga susunod na videos ang kayarian nitong office tables natin. Tandaan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell notification para updated kayo sa mga bago kong uploads. At syempre, paki-follow na rin ang aking FB page mga caps. Lagay ko na lang yung link sa description. Maraming salamat and goodbye. Ha?
pagputol. Saglit ka lang.